Hi guys. So hello, welcome back to my YouTube channel. It's me, Joy Season. And for today's video, guys, we will be doing a vlog with Tom. Kung nakikita nyo naman, itong vlog na to is how we met story. So if you want to see this video, please keep on watching. Since na ano, marami sa mga kaibigan namin nagtatanong kung paano kami nakakilala. And ayun, pukwento na lang din namin dito. So, it is all about how we met and also kung paano namin nalagpasan yung mga struggles. Yes. Tsaka yung ano namin, basta yung story namin. Uh-huh. Paano din namin na-handle itong ganito katagal na relationship. Alright. So, ayun. Start na tayo. So, start tayo sa paano ba kami nagkakilala? Dami nagtatanong, paano ba kayo nagkakilala? Saan? Ito din yan. So, ako muna-una. Go ahead. So, ako muna-una. Nagkakilala kami sa school. Same kami ng school. High school. Pero magkaiba kami ng year. So, siya, third year. Tapos ako, second year. Tama ba? Kilala eh. Okay, sige. Yun, basta yun. Tapos, narinig-rinig ko na siya, guys. Kasi, heartthrob daw siya ng school. Basta yun. Marami nagkakagusto sa kanya nung high school. Pero ako kasi, iba yung type ko nung high school. Maputi, tapos matangkad. So, wala. Wala sa kanya. Basta mga ganon. And then... Bakod ako yung 5'8 ako. Tapos, ano... So, nung nakita ko siya, tapos parang sinabi ko, hindi namang, ano, hindi namang baba. Yung mga ganon. Tapos di, ano, marami talaga akong mga classmate na nagkakagusto sa kanya din. Kaya parang, kilala yung pangalan niya sa school, ganyan. Tapos senior pa siya. Parang doon ko siya nakilala. Pero hindi pa kami magkakilala nun. As in yung parang nag-uusap, friends, ganyan, hindi kami magkakilala. And then, so, kwento mo muna kung paano mo ko nakita or nakilala. Meron akong kwento. Nagkakilala namin sa school, syempre. Pero year na yun is third year ako. Tapos siya second year. Accelerated kasi ako. Tapos, ayun. Sumasayo ako siya nun eh. Tapos ako, ano, watcher lang sa Ghibli. Watcher lang ako. Tapos nakita ko siya. Sumasayo siya ng ano. Wonder Girls, alright? Wonder Girls pa nun. Nobody but you. Tapos, pero hindi pa doon nagsimula ang lahat. Lumipas muna yung ano, taon. Kasi alam ko parang may, kala ko may mga ano, boyfriend yun. Tapos, itong tinayaming ako, syempre di naman ako ano. Solotero yun. Yes. Yun. After a year, tinanong ko yung kaibigan ko, si Rochelle. Shout out sa'yo. Yung kaibigan niya, classmate ko. Yes, classmate din ng high school. Ako kayo, kapit-bahay namin. So, tinanong ko siya, sabi ko, sino may boyfriend pa? May boyfriend ba yan? Sabi ko, alam ko, wala. Sabi ko, pakilala mo ako. Tapos yun, ginawa niya na massive, super close ko. Hanggang ngayon naman, pero din namin nagkakausap. Ano? Nakita ko siya sa date. Tapos, nandun si Rochelle nun, tapos sabi niya, masya, si ano nga pala, si Joy. Sasabi ko ako, oo nga pala siya. Tapos napagkamay. Kamay ako, tapos napagkamay ako. Sabi ko, pag unong ano pa lang ng kamay, may spark na. Sabi ko, iba ang ano, iba to. So, ganun kami nakakalala. So, nakita niya daw ako sa nagsasayaw. Basta sa school yun, until, sumid ako. Nung,
espasyo na alis eh. Tapos nung ayun nga, yung araw na yun, sabi ni Rochelle, ay, ano yun, hindi papakilala ko sa'yo. Tapos sabi ko, sino naman yan? Yung pinakilala niya sa akin, ito nga, si Tom. Yung nag-aabang si Tom sa may gate. Tapos sabi ko, ah, okay, yun. This, yun, so ganun kami nagkakilala ng high school. Uh-huh. And then, after noon, parang lagi na siyang nag-aabang sa may gate. The Abangers! Tapos, kasi lagi akong walang kasama nung umuwi. Or lagi ako naugunang umuwi. Tapos, lagi siyang sumusunod. Kala mo, stalker lang, ganun. Parang, aminin ko mo kahit ayoko. Ayoko talagang ibigay yung time na yun. Tapos, hanggang sa talagang kinulit niya ako ng kinulit, hindi niya ako tinantanan, kinuha niya yung bagbo. Tapos, ayun na. Inayaan na niya ako sa, ano, sa... Tapos after nun, inaya niya ako dun sa ano nila, na manood. Choir kasi siya, inaya nila ako sa simbahan, na manood, ganyan. Tapos ayun, after nun, yun, naniligaw na siya. Tapos sinugod ko siya ng December 24, 2010. So kung paano ko siya sinagot, ikaw na, alala mo pa ba kung paano? Oo, syempre. Naglalakad pa yun. Lalakad yun sa school eh. Tapos ano, yung parang time na ngayon, parang ano lang ako eh. At January pa yun talaga. And yung time na yun, bawal pa akong mag-boyfriend. Oh no! Sinasabihan ko siya. Tsaka na, kapag 18 years old na ako. Pero ang kulit niya talaga, tapos parang pinipilit niya ako nung time na yun. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ka ba makakapag-intay? Dito ganyan. Tapos sabi, hindi naman sa ganon. Gusto niya lang doon ng assurance. Ganon-ganon. Tapos di, ako naman, ako naman, syempre, okay, sige. Parang sabi ko, parang secret muna, ganyan. So, naging kami ng December 24. Ano, naglalakad kami doon, tapos financial plan lang. Tapos, sinigod ko siya. Parang, oo, sige na nga, work pack tayo ng ganas. Ulitan. Oo. Parang ulitan. Kasi nga, bawal pa akong boyfriend. Tapos, ayun. So, kung tatanungin niyo kung paano ako naman siya pinakalala sa family ko, ako kasi pinakalala niya ako agad. Birthday kasi ng mami niya December 26. Yun. So, pinakalala niya ako agad, naaalala ko. Tapos, syempre natuwa ako kasi parang ilang araw pa lang, tapos pinakalala niya na ako sa magulang niya. And ako, matagal pa bago mangyari yun kasi nga, bawal na ako. Wala akong mag-boyfriend. So, sino ba namang magulang matutuwa na ang bata-bata pa ng anak mo yung may boyfriend na, diba? But, ayun nga, puppy love. Syempre nung high school. And, ayun, naalala ko, nahuli kami ng kuya ko na, ano, lagi niya kasi ako hinahatid sa may sakayan. Yes. So, ayun, nakita kami, then sinabi niya kay papa. Tapos, kinausap naman ako ng maayos ng papa ko. Kung meron nga nandiligaw, ganyan, hindi niya alam, jowa na. Meron nga nandiligaw is nandiyan na lang sa bahay. So, mas maganda doon ka nandiligaw. So, which is tama naman. So, ayun, pinakayala ko siya. So, yun. Yan na nagsimula ang lahat. Historia. Yes. So, meron ako ditong mga tanong. Mga nanggagaling ko sa mga kaibigan namin. So, kinumpayan ko lang saan daw yung first date and magkano yung pocket money natin. First date? First date. Ah, first date. So, sa ano? Mo, hindi pala sa mga ba kasi naliligaw ko lang ako parang may date na eh. Sa ano? Mga December. Yung... Hindi! Yung unang alis natin. Oh, no! Ah, yung tayo na. Ano? Sa MOA. Yung may firefly pa doon. So, yan. Firefly na... Sa Starbucks. Ako. Patunay talaga ng ano yun, no? First yun, ha? First date sa ano, Trinoma. So, syempre, bata ay, ako, oh, hindi ano, pa ako ganong ano. Sa MacBook. Tapos, hindi pa ako ganong. Rebounded budget. Pinapayagan nun. Then, sa 500, malaki na yun. Dati, saka malaki na yun. Then, 500 ang budget. Tapos, ano,
kumain kami sa Makto, pumunta kami sa mall. Yun ang ginawa namin ni Tito Tiklat, tapos kain kami sa Makto. Diba tinatanong ko yung first gift namin sa isa't isa? First gift namin, ako naalala ko yung kanya, first gift niya sa akin na lola, ano? Ano? Ano, tinatanong ako sa first gift ko sa'yo? Mm-mm. Chocolate. Chocolate? Hindi magpundahan yan. Hindi. Makulang araw na, ano, sinas ba ako? Di ba bring out a chocolate? Hindi. Yung alala. No, sa bahay. First gift yun, bakit? Ang para sa akin, ang first gift niya is yung letter nung, first month sa'yo namin, January. Letter yun, tapos sulat kamay niya. Hindi ko ganong mabasa. Hindi ko ganong maipindihan, basta sulat kamay yun. Yun. Ikaw, ano naalala mo ko ng first gift? Kasi ako, honestly, hindi ko na maalala ko ng first gift ko sa kanya. Ano ba ang first gift ko sa'yo? Hindi maalala. Ko rin maalala kasi ano, siguro gift, ano din, letter din, gano'n. Oo, kasi kapalitan tayo din. Hindi ko talaga maalala. Sino na ba ang mga pinagsilosan ko? Honestly, madami. Madami ako pinagsilosan kasi ano nga, syempre, bata ko, impulsive pa ako. And ayun, parang kahit lahat ata ng babae, pagsasilosan ko dati. And pati kasalanan niya din kasi. Naigoy kasi siya dati. Masyado siyang malapit sa babae. Ganyan. Kahit ata yung mga kaibigan niya na pagsilosan ko, which is, ano, alam ko mali. Pero ayun nga, problema ko dahil may trust issue ako. And, yun. Bayan! Kaibigan niya, lahat ng babae. Pero ngayon, konti-unti na yung nawala. Siyempre nabago yun. Sasagutin ko rin mamaya kung bakit yun nabago. Ikaw, sa mga pinagsalosan ko. Di ba aming sa-sales na ako yun? Aww! Wow mo! Ganun katigas ang ano kong mukha ko. Yung nga! Ang kinagsalosan, siyempre ano, masyadong nga rin. Masyadong nga yun. Masyadong nga yun. May dumidate sa akin yun. Pagka school, kung may nangyata ako pa, sinasama ako agad ng team. Kasi nga, bata pa kami nagkakilala. Advantage and disadvantage ng mahabang relationship. Siguro unahin ko muna yung mga advantage. Or ano ba, mas maganda una. Disadvantage. Disadvantage. Siguro ang mga disadvantage of ayun, maraming disadvantage katulad na pag maaga ka nakakilala, bata, lalo na, ayun, bata pa kayo, ang disadvantage nun is impulsive, tapos, imbis na nakafocus ka sa pag-aaral mo, kapag ka nag-aaral ka sa kanya, maapektuhan din yun, and, ayun, kapag ka hindi nyo rin nahandyan ng tama, pwede yung buhay. Or maga kayong mag-asawa, ganyan. So, maraming disadvantage. Ang advantage naman is, mahaba yung pinagsamahan namin, kilala na namin yung isa't isa. Ayun, parang mas na-enjoy namin. Marami kaming na-enjoy magkasama, and kilala na namin sobra. Yun nga yung isa't isa. So, pag-isado na namin yung kung ano ang gusto nyo ng isa't isa, yung mga gano'n. Kasi, syempre, at the early age, kung, ayun, mas magandang i-enjoy nyo lang yung parang magkasama kayo, punta kayo sa ganito, ganyan. Yun, mas marami din kayong matututunan kayo. Correct you. So, naghiwalay na ba kayo sa whole 9 years? So, ang sagot ko dyan is, syempre, merong times na parang bibitaw pa talaga and then kaya mag-uusap. Pero once na yes, na-realize mo na mali pala yung ganito, dapat pala hindi ko agad siya let go, yung mga gano'n. Kasi, yun, of
course, kapag tumating ka sa ganung katagal na relasyon, marami kayong pagdadaanan. Issues, struggle, misunderstanding, yung mga ganun. Overcome. Yes, na-overcome naman namin na maayos. So, ayun, tingin ko, okay naman na kami ngayon. So, dati lang yun, siguro, syempre, magdadaan talaga kayo sa ganun. Kaya be ready sa mga boyfriend, girlfriend dyan ng mga 2 years, 3 years na and pataas. So, pero, the more, di ba, the more struggle is overcome, the more you become stronger. Yung mga ugali na ayaw sa isa't isa. Ano po yung mga ugali na ayaw sa isa't isa? Siyempre, number one yung mga ugali sa isa't isa. Ayaw kayo, ayaw. Parang, kuwari, wala mo na akong intensyon. Wala naman na akong iniisip. Tapos, siya pala meron. Hindi, kasi ganito lang meron. Meron akong panangga. Ka. Dati, yung mga dati kasi, dati kong ugali. Na-adapt niya na yun siguro sa, yun, na-trauma siguro sa kaya. Parang lahat ng bagay pinag-iisipan. Pero, yun, saka, siguro siyempre babae mo talagang may miss. Yes. And, ayun, ang ano ko lang din, additional ko lang din. Kasi, ang babae kasi nagsiselos yan. Hindi ibig sabihin na wala akong tiwala sa partner mo. Minsan, wala akong tiwala sa taong yun na pinagsiselos. And, ayun. Ayun. Kapag ka naman pinakita mo na, alam mo yung, ano, magiging, ano ba tawag na, yung sweet kayo sa harapan ng pinagsiselosan niya, yung mga ganon, mawawala na yun sa babae. Kaya tip ko lang sa mga lalaking nanonood dyan, parang mas bigyan nyo ng pansin yung girlfriend nyo kasi hindi naman yan magsiselos ng walang dahilan. Siguro ugaling ayaw ko sa kanya. Eh, ano pa ba? Ano pa ba kung galing ayaw ko sa akin? Wala. Kasi ako, ano nga, understanding. Kaya ano to ba kayo? Kasi hindi ako ganito. Ay, nako, edi wow. Ano, siguro ang ugaling ayaw ko, ano? Yung ano lang siguro, utot ng utas. Sa ano, negative? Sa kaya lang. Oo, ato mo sa akin. Sabi mo naman yan. Hindi ah. Hindi ko yun. Ayun, ano mo? Wala akong maisip. Siguro dati, ano? Lahat sinaseryosin niya. Siguro gano'n. Pero ano, wala naman gano'n. Yung ano, pag nagagalit na ako, siguro ano, panay-joke niya pa din. Nakakainis yun. Yung English na, parang ano, yung basta, lalo ka pa niyang iinisin hanggang sa sumabog ka na gano'n. Imbis na yung parang amuhin ka niya kasi nagagalit ka na ang iinis pa ka. Siguro yun. Ayun ang ayaw sa akin. So, ano daw yung key para tumagalang relationship? Tanong din to ni ano. Kasi nanghingi ako ng tanong sa mga kaibigan natin. Tanong din to ni Jomar. Shout out Jomar Bayaw. Shout out Boss Jams. Love you. Key para tumagal ang relationship. Akin, tatlo lang yan. Tatlong words lang yan. Trust, maging faithful, tsaka, of course, yung love. Pagka, siyempre, kailangan mo naniwala sa partner mo. And, kailangan nyo magtiwala. Kahit na alam mo, hindi ka tiwa-tiwala yung partner mo. Magtiwala ka pa rin. Kasi, ano yan eh, nakakonsensya yan pag gumagawa siya ng kasalanan. Right. Tapos ikaw parang right. Sobrang tiwala na binigay mo. At least binigay mo yung tiwala, diba, sa kanya. And, faithful. Dapat faithful ka. Loyal and faithful. Girlfriend.
hindi lang babae o hindi lang lalaki, parehas ko yung dapat. Okay? Mm-hmm. Kasi, ayun, parang lahat naman dapat lang sa faithful kahit sa mga mag-asawa nyo. Gender equality, and, okay? Ano yung hindi ko? Love. Kasi, paano kayo paano magiging faithful, tsaka paano magkakaroon ng trust kung walang love, diba? So, ayun. Dapat move doon yun. Ayun yung key para magdagat yung relationship. Pero pa. And dapat i-enjoy nyo. Mangyayari, wait lang. Dapat i-enjoy nyo yung company ng isa't isa. Ayun, dapat i-enjoy nyo yung company ng isa't isa. Ganyan, mag-intindihan kayo hanggat maaari. Yun, pero darating pa rin talaga sa point na mag-aaway kayo. Kasi sa mga gustong pagtagal sa relationship, ang message ko is, ayun, yun nga, enjoy nyo yung company ng isa't isa. And then, pasok mo sa relationship, dapat ang nasa isip mo agad is, ito na yung magiging asawa ko. Ganon, ganon ang thinking. Kilalanin mo muna. Kilalanin mo siya, ganyan, of course. Siyempre, dapat hindi lang physically nagustuhan mo sa kanya. Dapat yung buong siya, yung baba. Ayun, dapat, andun si God. Siguro doon din siya may nagbago. Doon nang wala lahat ng mga selos. Pag nakilala mo siya, lahat magbabago. Yung pagsasama ninyo, mas lalong magiging yung tawag doon? Bumnabu. Mas lalong magiging stronger. Tapos, mas magiging yung loyalty. Yes, natural na lang sa'yo yung tsaka yung faithful, yung pagiging faithful. And then, ayun. Tsaka kapag ka parehas kayong niniwala sa kanya, hindi na kayo, ano, parang matatakot sa isa't isa. Parang secret. Matatakot to, hindi niya gagawin. Yes. Ano. In any given circumstances, alright? Ikaw, ano yung sa'yo? Para magtagal ng masunyo, kailangan nyo ng tiwala, pagmamahal, pag-iintindihan. At syempre, unang-una sa lahat na lang naging dulo ko lang eh, pagmamahal sa Diyos. At syempre, isama nyo na rin yung mahal nyo yung sarili mo, diba? Para matuto ang pagmahal ng ibang kapwa mo. So, wala na ibang magmamahal sa'yo, kundi sarili mo lang ang, alright? Soja. Makasoja to. Wala rin namang perfectong relationship, guys. Wala. Lahat nagdadaan sa mga problema, lahat nagdadaan sa issues, struggles, understanding. Siguro ang naisip ko lang is kami, marami na kaming nagawang mali, and hindi ibig sabihin na hindi na kami mali na lang is yung magkakapikunan kami, yung mga ganon sa isa't isa. Pero yung pangli, message to each other. Hindi, kasi nire-take namin tong vlog na to kasi baka ewan ko, hindi ko lang kung papakita ko yung video. May ano, nagbigay ako ng ano, gusto ko na iyak akong video. Message ko, ayun, thank you kasi ano, lagi kong nandito. Lagi siyang ano, lagi niya ako sinasamahan kahit saan, sa mga interview, hindi siya naiinip. Tapos, pag nagpapasama ako sa kanya, lagi niya ako sinasamahan. Natatakot kasi ako mag-isa lagi. Pag maalis ako, ganyan. Pero minsan nag-isa naman ako kapag kayo, kasama ko yung mga kaibigan ko. Yun, nag-iisa lang ako sa biyahe. Pero yun nga, pag nagpapasama ako sa kanya, dali niya lang. Hindi mo na siya kailangan pilitin. Tapos naiintindi niya ako. Sobra kasing ano, minsan makakita lang ako ng mali. As in, konting mali lang. Ayoko ng ganun. Pero ayun, iniintindi niya ako ng sobra doon. And ano pa ba? Thank you sa lahat. And of course, sana magtagal pa kami ng more years. So, 10 years na. 10 years lang. Hindi, sabi ko road to 10 years na. Sana magtagal pa tayo.
4 more years. And ayun, road to 10 years na kami. So, ayun naman yung message. Isang dekada! And ayun, syempre, ayun lang, ikaw, anong message mo? Sana, ano, pinakasyon sa kahit kanina po ba? Pwede ako lang. Kasi na pwede ko siyempre, wala natin maliliring. Kasi, iligay niya naman yung mga gusto ko sa akin sa relasyon niya. So, na lang, kung matapos na, or itong pati, siyempre, makabawi. Makabawi sa mga pag-ibagay. Ay, sa time, or sa any given circumstances, or anything that you can think of, but English man. Do. Ayun. Salamat din sa lahat na alam mo naman. So, chak lang ito. Nag-email lang ito. Meron din ang mga babae. Ayun. Kasi, lagi mo pala, lagi mo talang dahil na positive lang sa buhay. Sigat lang. Okay. Sigat tayo nang ganyan parati sa atin. So, ayun guys, kung naparad itong video na to, and sana yun, may natutunan kayo sa aming kahit konting lang na share namin sa inyo. And ayun, pinilit ko lang din kasi siya dito. Ayaw niya talagang mag-vlog. Nahihiya siya, and ayun nga. Pero hindi lang ako mahihiya. Yes. Hindi siya sanay mag-vlog. So, pinilit ko lang siya dito. Nakatatlong greeting nga kami. Kasi pag magsasalita siya, ganyan lang siya. As in, wala talagang reaction. So, sabi ko, relax ka lang. Kunwari na yung ipagkwentuhan ka lang. Yes. Guys, hindi namin sinasabi na dito sa vlog na ito na sobrang bait namin. Na ano pinapakita namin sobrang bait namin dahil na hindi. Ayun naman kasi talaga. Kailangan mo talagang maniwala sa kanya. Kaya siguro kami naging ganito katagal kasi yung faith namin sa kanya hindi nawawala. And kapag may problem kami, sa kanya lang din kami. Umaka. Yes. At nakikipag-usap. So, ayun guys. Ayun, pinaparin nito. Thank you for watching kung nakaabot kayo hanggang dito. May 100 peso yung kayo. Comment nyo yun. Then, ayun. Ayun. So, ayun guys, isa lang sabi ko kung walang perfect relationship, kaya, ayun, pray lang kayo guys. So, ito, si Dom, sobrang laki na ng pinagbago niya ngayon, kaya, wala talaga imposible kung mag-pray pa. So, ayun guys, thank you for watching, please like and subscribe, and comment down below kung meron kayong gusto ipagawa sa akin or sa amin.